Welcome back mga KDB, Kavery. Magandang umaga sa atin lahat. Ngayon po, ang gagawin ko po ngayon, magpapaligo tayo ng mga ibon sa flight cage tsaka yung mga bago kong pinapares. Ang dahilan po nito, para mas mabilis po natin maipares ang mga ibon, yung mga nasa flight cage naman, para mas mabilis sila mag-natural pairing. Yun po ang gagawin ko ngayon. Pasensya na po kayo kung medyo matagal akong di nakapag-vlog, medyo naging busy. Yun po, panoodin nyo po yung gagawin ko. Magpapaligo sa ibon. Kailangan lang po natin ng spray. Yun lang po. Fill me up with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game. Okay, ayan po mga KDB, ito po yung mga pinagpapares kong ibon. Ayan, tignan mo, medyo nag-aaway pa sila, oh. Saka to. Ayan. Ito yung kapares niya. Ayan, oh. Ayan, may tatlo po akong bagong pinagpapares tsaka hotel. Ayan. Ayan, oh. Ayan po yung mga ating papaliguan. Para bang lalo silang magpares. Ayan, may tatlo po tayong pares. Tapos, ito naman huwi na sa flight cage na papaliguan mo natin. Ayan. Ayan ho ah. Pero syempre, uunahin ko po itong mga Pinoy pairing ko. Mga nandito. Para mas mabilis, ito po yung paraan natin, technique natin, para mas mabilis tayo makapag-band ng ibon. Ayan. Lalo-lalo na yung mga may dating apares, yung po dapat pinapaliguan ko yun, tapos ipapares mo sa bago, yung po ang dapat. Ayan. Tara, umpisahan na po natin. Ayan po, ito po yung gamit ko, spray. Sprayan lang po natin sila. Mas maganda ho kung huliin natin, lalagay ho muna natin sa ano eh, carrier eh. Teka lang, ganun nga gagawin ko para. Ayan, andito na sila sa carrier. Ngayon papaliguan na ho natin sila. Alam nyo, ito sa pagpapaligo, effective ho ito. Lalo na ho sa mga dating may kapares. Kung ibon ho nyo eh, dating may kapares, tapos eh, biniyak nyo, effective din ho yan, nakabilis makakapagpapares. Pero gagawin nyo ho ito pagka mainit ang panahon. Huwag yung malamig na yung panahon, pinapaligo nyo yan, tsaka sa ilan, umaga o hapon. Ayan. Yung iba nga po eh, ang ginagawa eh, tinatapat sa gripo. Ayan. Bakit po natin ginagawa ho to? Kasi ho, para matanggal ho yung mga amoy nila. Kung bagong ibon lang ho to, yung bagong pares natin, wala naman dati ka partner, eh baka nakapag-band siya sa mga kasama niya dati, naamoy pa rin ho nila. Ayan, paliguan na ho natin. Ayan, ganyan lang ho. Ang pagpapaligo. Diba kanina ho, nakita ho nyo, halos nag-aaway-aaway pa ho sila. Nag-aaway-aaway pa sila. Kasi ang gagawin lang ho natin, hihintayin lang ho natin matuyo yan. Ayan. Oh.
Ayos, di ba? Ganyan lang kung kadali magpaligo ng ibon. Iba naman tinatapat sa gripo para mas mabilis. Tapos pag natuyo yan, makikita nyo ang ganda ho, ang kinis-kinis ho nila. Ang kintab-kintab ho ng mga balahibo nila sa bagong libo. Yan, kunin pa ho natin yung iba. Okay, ito po yung pangalawa nating papaliguan. Kaya kayo mga newbie o ano, mga nag-iibon, importante yung may spray ho kayo sa bahay. May ano ho kayo. May ganito ho kayo, ganyan. Spray bottle lang, mura lang naman ito, hanggang 50 pesos lang. Kasi mas nasa shortcut ho natin ang pagpapare sa ibon. Ito, gaya na itong opa. Itong green opa na malinis ang ulo. Parang opa ho sila. Isa medyo madungis ang ulo. Ito marumi. Isang marumi tsaka isang malinis ang ulo. Ito, may dating partner ho ito eh. Papaliguan ho natin. Kailangan no ligo ah, hindi basa lang. Yan ang shortcut ho yan para ano, tinuturo ko sa inyo shortcut ho yan para mabilis magpares ang ating mga ibon. Ayan o, ligong-ligo na ho sila o. Kung makapansin ho nyo. Sambasa na ho sila. Ayan. Mas mabilis ho ito makapagpares ha. Tandaan ho nyo ha. Pagpapaligo ng ibon. Ayan. Itong opa na to, green opa na to, may dating kapartner. Hiniwalay ho natin. Ito naman, may kaband. Hindi ho natuloy. Kaya pinaliguan ho natin para mas mabilis sila magpares. Kunin pa ho natin yung isa. Okay. Ito po yung pangatlo natin papaliguan. Blue opa. Tsaka fisher lang ho ito. Lalagyan ko lang ng lahi maging anak nito para magkaroon ng ano. Ayan. Ito parang basal. Ano man itong spray gun, maganda ho ito, itong spray, ano, water spray na to. Pag may nakatakas kayong ibo sa ibirin nyo, barilin nyo, basain nyo, pagka nabasaan nyo ho yan, hindi na ho nakakalipad. Ibon, mas madali nyo na ho mahuhuli. Ang daming purpose ho nito. Ayan. Ito, ginagawa naman ho talaga ito ng mga breeder. Mga batikang breeder, matatagal ng breeder, pagpapaligo ng ibon. Lalo na pag mainit ang panahon. Kahit di kayo nagpaparis, kailangan nyo magpaligo ng ibon. Sigawa ho ng... Ngayon po, summer ho ngayon. Dapat po, medyo nagpapaligo tayo ng iyo. Gawin ho natin kahit madalawang beses sa linggo. Para magalinawaan ho sila. Siyempre, may buhay din ho yung mga ibon. Ayan o, ligon-ligo na ho sila. Mamaya ako, papakita ko sa inyo pag tuyo na ho sila. Ayan. Ayan o. Diba? Mas madali ho na sila magpaparis ho niyan. Kasi natanggal na yung amoy ng dati nilang mga kasama. Gaya ito, basal ito, nasa fly cage. Baka mamaya nagbanto sa mga ka-fly cage niya. O, matatanggal na yung amoy ng mga ano nila. Pwede rin kayo maglagay ng washout sa tubig para matanggal din yung mga mites, yung mga kuto.
Ganun din naman kung magpapaligo, kailagay na rin yun na wash out. Ayun, halo nila sa tubig, yun ang ipaligo nyo. Okay, ngayon po sunod natin yung nasa fly cage. Naku po, dito sa fly cage medyo mahirap magpaligo rito dahil ang dami ho nila. Pasok na ho natin yung ano. Ayan. Ano ba, kaya naman na natin ginagawa ho dito para magginawa na, maginhawahan sila. Ayan. Masarap sila dyan. Kasi minsan ho, hindi naman ho sila naliligo eh. Kaya tayo naman ho magpapaligo sa kanila. Hindi naman ho magkakasakit yan. Hirap. Hindi kumakuha na ng video. Ayan na ho yung iba. Basahan na ho. Ayan o. Basahan na ho sila o. Ayan. Okay. Ligo-ligo na ho sila. Ha? Kahit gawin natin lang ho ito twice a week. Basta painit ang panahon, pwede yan. Lalo na yung mga init ang panahon. Ba, twice a week, pag painit ang panahon. Ayan. Ayun po mga ka-ADB, ka-Avery. Nakapagpaligo lang ho tayo ng ibon para mabilis po sila makapagpares. Ito lang po ang gamit natin. Simple-simple. Kailangan kayo, mga newbie o siyempre mga breeder, talagang may mga ganito talaga. Para mabilis tayo makapagpapares ng ibon. Ayun po, at sana po medyo nagustuhan niyo yung aking vlog sa ngayon. At sana po, huwag niyo kakalimutan mag-like, share, at subscribe. At pakipindol na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. God bless!